short story sa background ko. Nag-umpisa akong gumawa ng gitara when I was 17 years old. Basic lang talaga, naturo sa akin ng lolo ko. Noong time na yun, wala akong interest sa guitar kasi medyo isa ako sa, ano, sa batang nauumay na sa palaging pakikinig ng mga instrumento. Parang ganun. Hindi ko na-appreciate yung guitar making na ginawa ng lolo ko dahil literal kasi na hindi rin ganun ka-enough sa tingin ko noong time na yun. Yung kinikita nila sa paggawa ng gitara. Yung mindset namin kasi nung bata kami is makahanap ng mas magandang trabaho para kumita. So, nung time na yun, hindi ko mag-gets yung fashion ng lolo ko. Bakit niya pinupursue pa rin yung paggawa ng gitara? Yung ganun. So, sa mga nakaka-relate dito sa mga ganun storya, I mean, hindi ako naiiba sa mga ganun storya. Kasi gusto natin kumita. Yun yung time na yun. So, yung lolo ko, that time, parang kikita lang siya every pagpalapit yung Pasko. Yun. Kasi yun yung ginagamit nila for caroling. Yun, namamas ko. Kumikita sila. In fact, isa ako sa mga batang nakapila para humingi ng ano, naipon niya ng mga pera dahil sa pamamasko. So, with that kind of ano mindset, dun sa mga nakikita mo sa kanya ng time na yun, hindi talaga siya ganun ka-attractive for me. I just want to be honest naman. Nag-aral ako ng professional course as automotive mechanic. And then, natapos yun. Nung nagtapos ako ng mekaniko, hindi masyadong okay yung field. Tapos, yun yung time na sinabi ng lolo ko, why not ano, gumawa ka ng isang guitar? Isang guitar lang, yun lang yung request ng lolo ko. Turuan kita. Kasi marunong naman ako. Lumaki kasi kami na ano, into with woodcraft. Kasi yung papa ko is ano, gumagawa ng yung parang lalagyan ng yung parang housing ng mga itak. Kasi kahoy yun. So, sanay kami gumamit ng spoke shape, ng lagare. Sanay kami mag-sharpen ng mga chisel. So, ayun. Sobrang normal na sa amin yung mga woodworks. Hindi nga lang ganun ka-advance, pero maging familiar sa wood. Ayun. Hand planing, nagtatalim ng mga hand planing, hand planers. So, ayun. Medyo mahaba nga itong storya na ito. No? So, doon nagsimula nung nag-ano ng lolo ko. So, ginagrab ko yung ano niya, yung offer niya. So, gumawa ako ng isang gitara. Nandun siya naka-guide. So, plywood sides, solid wood yung top. In fact, yung time na yun, chumili na yung ginagawa naming back-end sides. Kasi yun yung meron kami palagi dito. So, since malalini source, okay, napapatunog niya naman according sa mga tao ng mga kumukuha ng gitara niya. So, hindi ko in-expect ngayong journey na yun from one guitar, nung nagawa na yun, medyo nagkaroon ako ng interest na, ay, okay pala tong gawin. Okay pala. So, after na yun, nung nag-graduate ako ng mekaniko, short course lang naman, hindi naman yung four-year course. So, given that, na-enjoy ko na yung gitara ko. And then, nagkaroon ng 2007 International Rondalla Festival dito sa Negros. Ang alam ko, yung Siliman yung nag-organize eh. At yun yung time na na-document yung field namin dito sa Negros, sa Dumaguete, somewhere in Negros na may mga gumagawa pala dito. So from then, wala na kaming, ano, tumigil ako. Ano, hindi pala. Tumigil ako nung sa lolo ko, pero nabigyan ako ng pagkakataon na kunin ang isang luthier dito sa Dumaguete. Ayan. Hindi ako sure kung okay bang i-disclose yung name. Ayan. So, dun, yun yung first na medyo mas upgraded yung skills and knowledge niya pagdating sa gitara. In fact, sobrang blessed ko na meron siyang isang book about guitar na willing siyang ipabasa sa akin. So, yun na yung start na. Ito yung first time na nakabasa ako ng book patungkol sa gitara. So, ayun. Since vocational course na yung kinuha ko for mechanic, ang daming books rin nababasahin. So, nagbasa rin ako ng isang buong libro tungkol sa makina. Nung time na yun, kaya hindi na rin bago sa akin yung magbasa rin ng isang buong book nung sa tungkol sa luthier. So,
Yun, doon nung nakita ko yun, tapos nag-boom yung market ng mga imported guitar, ang hirap execute or ang hirap makisama or makisabay doon sa market price na yun. So, wala rin akong after 2 years rin ata, no? No, hindi pala, 1 year lang. Medyo lumabo na yung career. At the same time, nag-offer yung tita ko to study a medical course, yung nursing. Ayun, so napunta na ako sa pagiging nursing. Nursing 8 lang muna. Kasi sabi ng tita, oh, if ever gusto mong mag-upgrade into nurse, ayun, pwede ka lang mag-improve. Pero basically, at first year, at second year, ganun rin naman yung field na pag-aaralan mo. So, wala na, lumis na. Nag-nurse na naman. So, naka-uniforme ng puti. Hindi rin natapos. Tapos ko lang yung first sem, kasi financially, problema rin. So, wala. Tigil. 2009, wala na. Wala na ako sa karerang guitar making. Nagtrabaho na lang ako bilang isang waiter somewhere na sa isang restaurant dito sa Dumaguete. 2015, yun na yung parang all of a sudden, sa akin yun na all of a sudden, may group of researcher na hinahanap yung lolo ko, not knowing na patay na yung lolo ko nung time na yun, kasi 2015, namatay yung lolo ko 2009. So, ako yung nakausap nila. So, nung sinabi nila yung ganito-ganyan na info, since nabasa ko na siya sa book nung isa kong mentor, sabi ko, yun yung reason rin kung bakit ako tumigil, kasi ang hirap. Ang hirap. Ang hirap i-explain yung side namin as luthier na ganito ako komplikado pag ganito gagawin mo. Pero nandun yung sa part ko na yun, parang may hidden lang na hindi ako sure kung okay o hindi. Hindi ko rin alam, after those interview, bumalik na sila ng Maynila. Tinawagan ako after a month. Are you willing to improve your skills? Ganito, ganyan. So, hindi ko alam kasi nabasa lang nila yung book namin dun sa schools na yun. Nandun, meron pala dito. So, ayun, dun ako napunta sa research. And until then, since then, after the research, sinubukan ko magsimula dito. Marami nga nagsabi nung time na yun, dun sa mga kasama ko sa Manila, sa specifically sa UP, pala, na why na dito natin simulan sa bigger city. Kasi mas malaki kahit repairs lang, ganito, ganito. Eh, hindi ganun yung will ko to na pumunta dyan at magsimula dyan. So, yan, yun yung risky na decision ko rin. So, yun yung risk na ginawa ko na I'll try to start here. Kasi una, ang nakakita ko dun, mas mura yung materialis dito versus dyan. Mas mura yung cost of living kaysa dyan. Wala akong babayarang renta kaysa nasa malaking city ako. Kasi walang-wala naman akong mapagsimulan sa big cities. So, yun. From there, sobrang hirap. Literally. 2017, 2018, yun yung time na experience ko na walang pisong papasok sa bulsa mo. Kaya nagre-repair na ako ng time na yun. So, yeah. First tool ko, kung may nakakarinig na sa story yung to, meron akong grinder, at saka hand drill, and other basic tools like chisels, wood files, yung mga ganun. Liha, nabibili lang kasi yung mga liha. So, ayan yung mga basic tools. Yung hand drill, yung pinakabugbog dun sa story yung yun. So, ayan yung hand drill ko, ginawa akong circular saw, nag-DIY ako ng extra extension niya para maging circular saw, at ginawa ko pang drum sander. So, yan yung ginamit ko. Umabot ng 10 inches long yung drum na ginawa ko para sa sand. Na i-attach ko yung hand drill para ma-sander ko evenly yung thickness ng top back. Kasi yun yung malapad. So, yan yung journey. Yan yung simula until 2017, 2018. 2018 medyo naging okay na yung page ko rin ng time na yun, sobrang wala talaga. Yung throwback, hindi ko pa alam kung paano simulan yung social media platform. Yung Facebook, manito, ganyan. So, sobra. I mean,
Kung na-experience nyo, kung sino man dito yung may experience na abot ka na lang ng 3 a.m., 4 a.m., hindi ka makatulog. Yun yung experience ko. Tapos, isa pa sa pabigat dito sa isip ko, yung along that way talaga, yun rin yung time na binuo ko yung idea ng coconut shell. So, mas lalong madugo, mas lalong sabog. Sa totoo lang, mas lalong sabog. Kaya hindi lang isa, dalawa, tatlong beses nangyari yung 4 a.m. na hindi ka pa makatulog. Dahil parang ang daming nag-simulate sa isip mo na talagang pwede to, ano ba yung... Sobrang laki ng tulong sa akin ng internet. Kasi kung may maisip ka, hindi. Ang problema ko kasi pag hindi ko gawin agad ngayon yung pagre-research, well, nasa isip ko pa, baka mawala. Ayun. Yung iba, ginuguhit ko, dinadrawing mo sa isang sheet of paper lang. Ganito, ganyan yun, ganito, ganyan. Ipangit ako mag-drawing, kaya mas lalong sabog, mas lalong hindi maiintindihan ng mga tumitingin. So, ito yung naisip ko, ganito, ganyan. Tapos, ito yung materials, ito yung supplies na kailangan ko. Dito, ganito, ganyan. Experience na hindi ka makatulog dahil hindi mo alam kung merong future yung ginagawa mo. Yung reason, other reason is, baka pwedeng mag-quit na lang ako. Ayun. Pero hindi eh. Ang bigat sa kalooban kong mag-quit. Dahil na rin sa tulong ng mga team ko sa research, sila rin yung tumutulong to boost yung deep inside mo as you. Kasi battle against myself talaga. To be, until now, no, yung battle against me, myself, ay sobra. I mean, ayokong kalabanin yung kung sino man na tao. Rather than myself. Kasi normal talaga sa environment natin na may gusto sa na mas okay sa'yo yung sa mga ginagawa mo, yung ibang tao, pero yung iba ayaw naman. Eh, ganun talaga eh. Kaya, wala tayong magagawa sa mga ganung bagay. Yung ginagawa natin is kung ano yung kaya mong gawin sa sarili mo. Dun sa mga family sumusuport. So, dun rin yung time na sobrang na-appreciate ko yung mga tao around me na tumutulong, na naniniwalang posible yan. Kahit medyo nahihirapan silang intindihin kung ano yung nasa isip mo, pero they believe in you na possible yan. So, ika nga, ano eh, crazy idea. Naalala ko bigla yung may bumisita sa amin dito na iniginagano niya talaga yung gitarang to. Ito, guitar to, na may coconut, buang jud ka. Ayan, grabe, buwang jud ka, gignan jud ko. I mean, sinabi talaga yan. So, to translate that into Tagalog, baliw ka. Sinabi talaga yan, exactly. Pero, in an impressive, ano naman, para ba yung pronunciation? Impressive way naman yung mukha. Ayan, talagang out of the box. Ayan. So, dahil doon sa baon ko, from the research na to promote more local and sustainability, kasi nilook forward namin, it's not now, just now, na meron pa tayong supplies. How would you educate people to learn more or to encourage support sustainability, not just by the product or sa mga raw materials na rin. So, doon na nagko-connect yung mga ideas. And yung Alama Guitars na nakilala nyo, from start na ako lang, since 2019, nagkaroon na ako ng kami ng additional persons, kaya hindi na, yung Alama Guitars is not just me, it's the people around, yung mga taong sumusuporta sa amin na patuloy na naniniwalang may posibilidad yung mga ginagawa namin. We are so blessed na nandiyan kayo at nagiging part kayo ng journey. So, ayun, ganun na namin tinitignan to. Kung yung story behind is nagsimula sa akin. But at the end of the day, kung mag-uusap kami ng team namin, hindi lang, it's not just about me na ngayon. It's about us. So imagine, nasa 200 guitars pa lang kami ngayon. So, sobrang, ang layo pa. There's more to discover.